talita, kohin kita hatali papa. Bago po ako magbigay ng huling mensahe, hindi na itanong ni Brandon po yung sinasabi ni Colonel Nebria, bakit daw ako daw galing sa PNP at sa HPG, bakit hindi ko daw ba alam yung due process na tinatawag? For the information of everybody, ako'y nabubwisit pag nadidinig ko yung paglahulik ka, i-contest na lang. Hindi po ako sangayan dyan. Eh, alam mo nang mali, iko-contest pa. Samantalang pag ilang araw na proseso, mag-file si Ryder ng contest, mag-schedule ng hearing, mag-schedule ng release, ng resolution, 3 days. Let's say, for example, absolto si Ryder, ika-cancel lang naman ang huli sa kanya. Eh, ano bang gagawin ng ahensya? Oh, hindi naman bibigyan ng karampatang parusa itong enforcer. Eh, suma total, luging-lugi ang rider o ang driver. O kaya, yung pamanin, yung sinasabing i-contest, talagang malaking kalokohan po yan. Dapat, outrightly, pag nakita mong mali ang huli, desisyonan mo na agad. Agree. At yung sinasabi niyang wala ako sa position na pagbayarin yung enforcer, totoo yun, hindi ko naman siya dinirect eh. Ang punto dito, sir, pag may problema, settle mo na agad para ma-minimize yung danyos. Pasensya po, yung gasgas na yung salita na i-contest, hindi ako naniniwala dyan. At kung sinasabi ni Colonel Nebria, yun ang due process, yun naman talaga ang due process. The problem is, after na madesisyonan, pasensya po, 31 years ako sa public service. Wala pa akong nabalitaan na pag mali ang huli ng enforcer, iniimbestigahan at binibigyan ng karampatang parusa. Pasensya po kung mali ako, pero yun ang pagkakaalam ko. Kaya po, as much as possible, pag may nakita akong problema, ina-address ko agad, sino shortcut ko. Yun lamang po, at dahil kapos lang tayo sa oras. Actually, Colonel, tagdagan ko muna doon, follow-up ko lang yung sinabi mo. Tama po yan, dahil ako, ilang beses din ako nakaranas ng ganyan na kino-contest. Tapos, ang laking abala dahil, unang-una, mag-absent ka sa trabaho, mamamasahe ka, pupunta doon sa pagtubos ng lisensya. Sa akin noon, nangyari sa Mandaluyong. Yun yung napakalaking bagay na minsan, tapos pag mapatunayan na ikaw ay wala namang kasalanan, wala namang nakukuha ang parusa yung enforcer na nanghuli. Pagkos, ibabalik lang yung lisensya mo, pero yung abala doon, hindi naman nila binabalik yung araw na nawala mo sa trabaho bilang kawalan sa iyo, no? Sir, totoo yan, sir. At ang sasabihin lang ng proper authority, pasensya na sa abala. Pwede ba yun? 2 days, 3 days kang umabsent? Na-stress ka, tapos pasensya na. Hindi tama at hindi makatarungan yon. Walang public service po doon. Saka minsan, yung iba, yung mga nahuhuli na hindi naman tama, tapos yung pera nila na pantubos ng lisensya, minsan gamit-gamit pa nila, dapat pambili ng ulam. Hindi natin alam kung yung mga nahuhuli na yan, meron pang sapat na pera para panggastos sa pamilya. So yun lamang ang minsan nakakasakit doon na piperwisyo yung mga motorista natin dahil doon sa mga balasubas na mga traffic enforcer, hindi naman natin nila lahat. Kumbaga, yung iilan na talaga ang ginagawa ho nila ay hindi ho tama at ginagamit na lang nila yung kanila pong power para minsan ay mangperwisyo ng tao na hindi naman, siyempre kung merong mahuli, minsan yung iba umaariglo, siyempre pag umaariglo, pera na. Kaya ho, hindi natin mabura din sa kaisipan bakit ganun ho ang reaksyon ng ating pong mga motorista sa nangyari ho sa inyo sa pagitan ng MMDA. Dahil ang MMDA ay meron ng trademark na iniwan o bakas, no, sa lipunan na sinasabi nga mga ito, crocodile in the street, buhay sa kalsada, no? So, hindi naman ho, kahit ako ho ang tanungin nyo, hindi lamang ho sa akin nangyayari na nagmula yung mga ganyang salita. Mula noon, matagal na, talagang yun pa rin yung talagang nasasabi ng ilan sa mga kababayan natin, no? At sige, Colonel, thank you sa oras, ano?